Morning. Tara. Hey guys, welcome to my YouTube video. Sorry, sobrang awkward sabihin sa akin kasi tagal ko nang hindi nag-YouTube. Ilang months na, kaya years ata, hindi ko alam. Kaya I'm really excited. This video is all about my daily routine, kung ano bang ginagawa ko araw-araw. And to help you guys, to give you an idea kung ano bang dapat niyong gawin so that you don't feel stuck at home and bored in a house. Bored in a house. Bored. Ngayong quarantine, we have a lot of time for ourselves. Kaya feeling ko ito yung time to really know yourself. Saan ka magaling? Saan ka mahina? Ano yung mga bago mong hilig? And to improve yourself. Alright? Alright. Ang unang ginagawa tuwing umaga ay mag-tea. Magpasa ng libro. Ito yung parang jump start ko sa umaga. Psych experiments. One time, pumasok ako sa bookstore. Tapos nakita ko itong book na to. Binili ko siya. Actually, hindi naman talaga ako interesado sa psychology before. But gusto ko lang matuto about this topic. Dahil baka magamit ko siya pagbalik natin sa normal life. Kayo, humanap kayo ng mga book na interesado kayo para mas madali basahin. You can start with that. Basta ang mahalaga, magpapasok kayo ng information sa utak. Alright? Alright. One thing I've learned about myself, kapag tanghali na ako nagising, tatamalan na ako buong araw niya. Pero pag gumising ako na maaga, mas energized, mas motivated ako gumawa ng mga errands ko for the day. Kayo, experimental niyo yung sarili niyo kung paano ba yung katawan niyo and yung tamang mindset. So, after this, after ko magbasa, ito ako pupunta. Dahil ang next kong gagawin ay ang mag-workout. This is a fasted cardio, meaning hindi pa ako nag-almusal, wala pa akong kinakain, mag-workout na ako agad. Why? Noong una, ginagawa ko to, papayat, but now ginagawa ko siya kasi nakikinig ako ng podcast. Wala lang, I find it very relaxing kumpara sa wala akong ginagawa. Nakaupo lang, tapos nakikinig. Anong workout ba ginagawa ko? Ropes. Tanong kayo kung saan kayo masanay, pwede kayo mag-hit, you can run, hula hoop. Everything na magpapataas ng heart rate nyo sa umaga, you can do it. But for me, ropes. Ginagawa ko to for 30 minutes only. Okay, let's do it. Kalimutan ko sabihin nyo, pinapakinggan ko ay podcast ni John Maxwell. Check him out! Sa mga hindi sanay mag-workout, mahirap talaga itong wala ka pang kain tapos mag-workout ka. Pero I promise you, sa umpisa lang yan, pag sinunod-sunod yan, masasanay din yung katawan nyo. Promise. Try nyo gawin. Hi! Kakatapos ko lang mag-lunch and usually after lunch, ito yung free time ko. Dito ako gumagawa ng mga TikTok videos. Kung merong ipapapost sa akin yung GMA, ngayon ko gagawin. And syempre, nahilig ako maglaro ng games. Free time ko nga, hindi maglalaro ako ng games like yung mga mobile games, minsan Tekken. Ito yung mga yung kapatid ko, saka pinsan ko, dinuduro ko sa Tekken. Merong gustong umamon sa kagalingan ko. Kasi pakita. Hello, say hi to the... Uy! Wala siyang ibang alam gamitin kundi si Kazumi. Usually, ang laro namin dito, change the loser. Kaya tumatagal ako dito ng mga isang oras, wala kasi makatalo sa akin. Kasi magsawa na lang ako. Ito, my love, italo. Wait, ito naman! Teka! Pinagbigyan. My God! My God! Meron pang gustong humahon eh. Hello po. Minsan online games katulad ng Apex. Hey.
Actually, gusto ko talaga i-try mag-stream kasi hindi ako masyado magaling kaya wag na lang siguro. Second try. Pag inaantok ako, pag feeling ko medyo kulang yung tulog ko, gantong oras din ako nagnanap. Tapos kunyari itutulog ha, pikit tayo, pikit. 1, 2, 3. Hindi ko kaya. Siyempre, hindi mawawala dyan yung paborito kong gawin, ang kumain. And sakto, speaking of kain, meron akong pinadeliver na pagkain. Sobrang sarap na tagal ko na talagang kinikrave. Wait lang, kunin ko lang. Boom! Onigiri. Wala, nagpa-deliver lang ako kasi sobrang nakikrave ako dito sa onigiri. Nung nasa Japan ako, hindi pwedeng dumaan ang isang araw na hindi ako makain ng onigiri. Ito, breakfast ko, merienda, lunch, dinner, lahat. Ay, sa marmokbang. And as a part of my routine, nag-workout ako every 4 p.m. Meron ko yung mga equipments dito like dumbbells, barbells, here. Inclined bench press gawa ni Daddy. Bench press gawa ni Daddy. Cable sa likod, hindi gawa ni Daddy. Sobrang okay din na meron na kami mga equipments dito. At least hindi ko na kailangan pumunta sa gym. Ngayon, kung wala naman kayong equipment sa bahay, maraming videos on YouTube na pwede nyong gayahin. Like HIIT workouts, marami dyan. Kung gusto nyo talaga, maraming paraan. Tandaan nyo yan. Like what I've said kanina, ito yung time na pwede tayong maraming matuklasan sa sarili natin, matutunan about ourselves. Sa akin, ang natutunan ko, physically, bilis akong pumayat. Kasi nung start yung quarantine, sinabi ko sa sarili ko na lagi na mag-workout. So everyday, meron akong fasted cardio sa umaga, and then workout sa hapon, and right after my workout, meron pa akong HIIT. So ang bilis kong pumayat nun. Kaya ngayon, binawasan ko na yung workout ko. Wala na akong HIIT after. So ano pa bang iniintay natin? Tara, papawis na tayo. Workout done! So ang ginawa ko ngayon ay shoulder day. One of my favorites. Shoulders, arms, yung mga paborito ko. Hindi ko na papakita yung buong ginawa ko, yung mga sets, kung anong-anong workouts, kasi hindi naman ito workout video. Bukod sa maganda siya sa kalusugan niyo, magiging fit kayo, healthy. For me, pagkatapos ng workout, parang nag-good mood ako. Hindi ko alam kung bakit. Yes, I know, mahirap siya ito yung ginagawa mo, pero after nung workout, parang magiging proud ka sa sarili mo and ang sarap sa paramdam na tapos mo yung mahirap na workout. So sa mga tinatama dyan, please give it a try. Sana mag-enjoy kayo. Sana mahirapan kayo, pero sana mag-enjoy pa rin kayo. Push yourselves. Kaya niyan. Stay healthy, di ba? After mag-workout, cool down naman. Doon tayo sa kabila. Tara. Hi guys! Hello! This is Ranjay. And this is Mateo. So, ito yung cool down ko. Play with the kids and basketball. And again, kuha rin siya ng daddy. So it's already 8:30 p.m. and itong time na to, gantong oras ako nagpaplano ko anong mga dapat kong gawin bukas, anong mga kailangan kong tapusin, kung meron pa akong dinatapos. And paano ko ginagawa yun? Simple lang, para mas mapadali at para mas ma-organize nyo kung anong mga dapat nyong gawin sa araw. Ito dapat ang tip ko para sa inyo. Follow me. Meron akong whiteboard dito. Dito ko sinusulat lahat ng maisip ko dapat kong gawin. And dapat katapat siya ng bed. Para yan yung una kong makikita pagising ko ng umaga. Alam ko kung paano ko simulan yung araw ko. Alam ko kung paano ko tatapusin. Kung saan yung free time ko. So yung pagpaplano ko sa YouTube, andito rin sinulat ko. Para hindi ko makalimutan. Yung Vogue na pinost ko. Meron din akong notebook dito sa bed ko. Andiyan lahat ng ideas ko for YouTube channel, mga plans na kailangan kong gawin in the future. Andito lahat yun pag may mga ideas ako. Kung sa umaga, ibang book yung binabasa ko. Tuwing gabi, ito yung binabasa ko. Yes, sir.
Eh, yun yung mga novel ng mga books kailangan basahin para pampaantok. Try nyo guys kung magiging effective sa inyo itong whiteboard and may time kung anong oras nyo dapat gawin. Let me know, comment below kung magiging mas effective ba sa inyo. Yep, yun yung ginagawa ko everyday, simula pagising hanggang pagtulog. Sana may natutunan kayo, sana na-motivate kayo sa video ko. And kung may gusto man kayong gayahin, sige, please gayahin nyo. Hindi ko naman sinasabi na gayahin nyo entirely kasi iba-iba naman tayo. May iba-iba tayong hilig, may iba-iba tayong ginagawa sa buhay. Basta kung may maswag sa inyo, just get the idea of making yourself better every day. Think about it this way. Yung mga NBA players, tuwing kailan sila nagpapalakas? Yup, off-season. Yes, meron silang games, playoffs, yung season nila, naglalaro sila. Pero tuwing kailan sila nag-aaral ng mga bagong skills, bagong moves nila sa basketball, kailan sila nagpapakondisyon tuwing off-season. So, isipin nyo, ito yung off-season natin. Let's take this time para magpalakas tayong lahat. Learn new skills para pagbalik ng playoffs or normal life natin, mas malakas tayo spiritually, mentally, and physically. Diba? Search natin kung anong ibig sabihin ng routine. Routine, sulat ko dito. A sequence of actions regularly followed. A fixed program. Baka naman gagawin nyo lang yung tips ko, mga tatlong araw lang. Sayang din. So, mas maganda kung papatuloy-tuloy nyo para tuloy-tuloy yung pag-i-improve nyo. That's it for my video. Sana na-inspire kayo. Sana nagustuhan yung video ko. And sana makita-kita na tayo soon. Good night. Hope yan, nakalimutan ko sabihin ang like, share, subscribe. Hindi lang yun. Kung meron kayong suggestions ko anong next video ko kasi try ko maging active dito sa YouTube, please comment below. Thank you. Good night.